Mahilig ka rin ba sa sapatos? Nako, panoorin mo to. Dahil ang Pinoy na ito, may daan-daang koleksyon ng mga sapatos. Siya si Mike, o kilala bilang Direct Mike. Siya ang founder ng T-Bone. Bata pa lamang daw siya ay pangarap na niyang makabili na magagarang sapatos. Ngunit hindi niya ito afford noon. Pero ngayon, magugulat ka dahil napakarami niyang sapatos. Simula ako ng sapatos 6 to 7 months ago. Pagmula sa isa, ay meron na siyang tinatayang higit kumulang 300 pares ng sapatos. At hindi lang ito basta sapatos, dahil ito ay magaganda at magagarang sapatos. Kapag nakakita ako ng bagong sapatos or bagong labas ng kinokolekt ko, binibili ko siya agad. The longer na hindi mo siya mabili, mas mamahal siya. Ang mga koleksyon niya ay nagsisimula sa halagang 8,000 pesos. At ang pinakamahal? Yung Off-White and then yung mga yung Travis Scott. 7,000 to 8,000 dirhams. Or 90 to 100,000 pesos. Tinanong ko rin siya kung ito ba ay makukonsider niyang addiction. Addiction talaga siya because if you're collecting something, you want it. Pero yung mga sapatos na binibili ko, I know na sa tagal ng panahon, is tataas yung presyo niya. So it's okay na mag-addict ka sa things na alam mo na makakatulong sa'yo sa huli. At ang tanong ng karamihan, nasuot mo na ba ito lahat? Sa totoo lang, hindi pa. Pero tinatry ko na isuot sa lahat. May mga kumakontra ba o may mga negative na sinasabi about sa pagkukolek mo ng sapatos? Hindi pa naman. And then hopefully sana wala. Kasi syempre, as a collector, gusto ko lang naman yung ginagawa ko. And then hindi naman ako nauutang or nagpapermisyon ng tao para kunin yung gusto ko. Kung merong naitulong ang pagkukolek sa buhay niya, ito ay ang happiness, nawawala yung problema, at nakakawala ng anxiety at depression. At ang advice niya sa mga may planong maging collector? If you're gonna collect something, make sure na hindi ka mababaon sa utang, number one. Number two, love what you do. Kasi kahit magkano pa yan or ano pa yung bilhin mo, basta mahal mo yung ginagawa mo, it will make you happy. You should respect kung ano yung gusto ng ibang tao. Kasi syempre, basta wala naman silang sinisira, wala naman silang inuutang, wala naman silang taong inaapakan para gawin yung mga gusto nila. Tunay nga na hindi malayong maabot mo ang iyong mga pangarap. Basta focus lang sa goal at patuloy na magsikap. Maaring ang kaligayahan mo ay hindi sang-ayon ng iba, pero ang mahalaga ay wala kang naagrabyado at nasasagasa ang tao. Wala nang ihigit pa sa kaligayahang dulot ng iyong sipag, pagsisikap at walang tigil na pag-abot sa iyong pangarap. Dahil ang pinakamagandang koleksyon ay ang alaala ng iyong pinagdaanan para maabot mo ang iyong kinalalagyan. Super! Shoutout nga pala kay Idol Alex. Yo!